para sa bayan, ano naman ang vision natin? Pagdating ng 2040, mapakido, tita, or tito, ang long-term vision for the country, maging free from hunger, na let go ng poverty. Lahat may chance dahil may equal opportunities. Solid na ang peace and security. Clingy sa family. Bongga ang diversity. At strong na ang community. Ambisyon natin 2040. Gawin natin reality. Magandang gabi, Oriental Mindoro, ika-23 sa buwan ng Nobyembre, taong 2016. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, Calapan City may bagong dental health bus mula sa DOH. Public consultation sa pag-aproba ng Provincial Development and Physical Framework Plan isinagawa sa Sangguniang Panlalawigan. At mga alagang aso, apektado rin ng pabago-bagong klima. At sa detalye ng ating mga balita, buwan pa lamang ng Nobyembre ay marami ng mga Kalapeño ang nakaabang sa mga magiging kaganapan kaugnay sa pagdiriwan ng Calapan City Fiesta, kung saan ay tampok ang Santo Niño de Calapan Festival, Year Opener Concert, Fireworks Display at ang Miss Calapan City Coronation Night. Tulad sa mga nakaraang pagdiriwang, inaasahan na simple subalit makabulog ang selebrasyon na nakatuon sa pagbibigay pugay sa patrong Santo Niño. Ayon kay Christian Gaol, City Tourism Officer, sa buwan ng Disyembre, bilang opening salvo ay mag-aali sila ng dasal at ililibot sa lungsod ang imahe ni Santo Niño. Bagamat nakaugalian na ng ilang aktibidad, hindi pa rin anya ito pinal at posibleng madagdagan pa ito ng ilang programa. Samantala, bukas pa rin ang pamahalaan lungsod sa mga grupo o organisasyon na nais lumahok sa street dancing kaugnay sa selebrasyon ng Santo Niño de Calapan Festival. Aniya, hindi ito isang kompetisyon kundi isang pagpapakita ng debosyon sa pamamagitan ng pagsasayaw kay Santo Niño. Nauna lang nagbigay ng kompirmasyon ng kanilang paglahok ang mga mag-aaral mula sa mga paaralan ng Nagiba, Minskat at Pedro Panaligan High School na pawang mga nagwagi sa nakalipas na Cala Festival. At magbabalik po ang TVNet Newsline. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. Catch every clutch moment and every detail with a Panasonic 4K Pro TV. Plus, get a chance to win tickets to the 2017 NBA All-Star Game with Panasonic's Basketball Dreams promo. Sa pabago-bagong klima, hindi lamang mga mamamayan ng probinsyang apektado, kundi pati na rin ang mga hayop tulad ng aso at pusa. Ayon kay Dr. Chester Makatangay, City Veterinarian, normal na sa ganitong panahon na dagsain ng mga pet owner ang kanilang tanggapan, kaya naman nakahanda lagi
ang mga antibiotics at injections nila para sa mga alagang hayop na may sakit. Ang canine distemper ay ang pinakapangkaraniwan na sakit ng mga aso. Ito ay isang uri ng virus na nakakahawa at naipapasa sa pamamagitan ng hangin. Unang tinitira ng sakit na ito ay ang respiratory system, kasunod ang pag-akyat ng virus sa utak ng aso. Ayon naman kay Dr. May Lord Uy Favilla, kailangan mabigyan agad ng paunalunas ang aso na apektado ng canine distemper. Aniya, sa 3 taon na pagiging isang veterinarian, hindi lamang sakit na distemper ang madalas nilang ginagamot sa mga aso, kundi pati na rin ang parvo at galis. Treatment, actually supportive treatment ang ginagawa dyan dahil yan ay viral disease. Specific antiviral treatment para sa distemper. So ang ginagawa namin essentially is to give 2 types of antibiotics para lang ma-reduce yung secondary bacterial infection na nag-i-infect dun sa animal during yung viral phase ng disease, ano, yung viral infection. So, tatanggalin na natin yun, i-eliminate muna yung mga bacteria para ang focus lang ng katawan is yung virus. So, at least matutulungan natin sa na mag-mount ng immune response against dun sa virus na yun. And then, nagbibigay din tayo ng hyperimmune serum, which is yung antibody. So, it's a specific antibody to neutralize yung nag-circulate naman na distemper virus dun sa kanyang blood system. Ganyan siya. And then, binibigyan din sila ng multivitamin injections, ganyan, mga B-complexes para ma-maintain pa rin yung, ano, yung functionality ng kanyang organs at saka ng buong katawan. Binibigyan din sila ng fluid therapy para mapalitan naman yung flu, yung kanilang hydration or yung dehydration status nila. Kasi majority ng cases hindi lang nag-uubo, hindi lang nagsisipon. Yung iba diyan ay inappetent na, mataas ang lagnat, ganyan. So nagda-diarrhea din, may mga senyales din ng diarrhea. Dagdag pa niya, sa ganitong uri ng panahon ay dapat talagang ingatan at panatilihin na maayos ang pagkain at tinutulugan ng mga alagang aso. Dapat rin niya na siguraduhin na mayroong mga turok ang mga ito, tulad na lamang ng anti-rabies, deworming at 5-in-1 vaccine o ang TPHH vaccine na panlaban ng mga aso sa sakit ng canine distemper, parvovirus, adenovirus 1 and 2, and para influenza. Gayunpaman, kung kapansin-pansin na matamlay ang alagang aso, pinapalalahanan ang lahat na bukas ang tanggapan ng City Veterinarian Office sa Old City Hall para mabigyan agad ng lunas ang mga ito. Gayun din ang mga aso na hindi pa natuturukan ng anti-rabies. Samantala, masayang idinao sa bayan ng Nauhan at taon ng selebrasyon ng National Children's Month, kung saan ang mga batang mag-aaral ng iba't ibang daycare center ay nagtipon sa Liwasang Bonifacio para sa isang masaya at makabuluhang programa. Pinangunahan ang pagdiriwang ni Municipal Social Welfare and Development Officer Abstenencia de Guzman kasama si Nauhan Mayor Mark Marcos, Vice Mayor Cheryl Morales at ilang pang opisyalis ng pamahalaang bayan. Sa isang araw na selebrasyon, tampok ang mga paligsahan, pagsayaw, pagtula at mga palaro ng gustong-gusto ng mga bata. Kasama ka din ang mga magulang, masayang dumalo rin dito ang dalawang sikat na fast food chain mascots na nakipaglaro at sayaw sa mga bata. Sa temang isulong ang kalidad ng edukasyon para sa lahat ng mga bata, binigyan diin ang mga opisyal na dumalo sa okasyon ang pagtutok sa mga pangangailangan ng mga daycare center sa bayan ng Nauhan. Ito anila ang unang hakbang sa lakbayin pag-aaral ng mga bata. Mahalagaan nila na masimulan ito ng maayos at may pagpapahalaga sa edukasyon at kalusugan ng mga bata. Ang National Children's Month ay ipinagdiriwang tuwing buwan ng Nobyembre base na rin sa tinatakda ng Republic Act 10661 o ang National Children's Month Act na pinagtibay at nilagdaan ni dating Pangulong Benigno Aquino nakaraang Mayo 29, taong 2015. Antabayan ang iba pang mga balita makalipas lamang ilang paalala.
kasi kumabit. Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sinumang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiansa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Supported by the PCTA. Inihain sa sanggunian panlalawigan para sa konsultasyon at pagdinig, Lunes, ika-21 ng Nobyembre, ang Provincial Development and Physical Framework Plan o ang PDPFP na naglalaman ng mga programa at proyekto na tatakbuhin ng ehekutibong sangay ng pamahalaang panlalawigan. Kaugnay sa usaping agrikultura, turismo, infrastruktura, komunikasyon at transportasyon, pamumuhunan at maging sa enerhiya. Pinangunahan ni OIC Provincial Planning and Development Coordinator Lydia Monique Melgar ang nasabing presentasyon. Aniya, ang PDPFP ay isang long-term vision ng lalawigan. Mga tutunguhing pangkaunlaran, estratehiya at layunin na magsisilbing basehan ng paglalatag ng provincial investment, ang paglalaan ng pondo at ang implementasyon ng mga ito. Kaya naman bago aprubahan ng lehesturang sangay ng pamahalaang panlalawigan, ang PDPFP, ay una na itong isinalang sa konsultasyon kasama ang mga hepe ng departamento ng PGOR, local government officials ng iba't ibang munisipalidad at ilang sibikong organisasyon. Binigyang halaga ang bawat opinyon at pagtataya ng bawat isang dumalo sa nasabing konsultasyon upang higit na maging epektibo at matagumpay ang nasabing programa. Gaano makahusay at kaganda ang isang plano o paghahanda na nanatiling nakasalalay sa kooperasyon at pagkakaisa ng lahat ang tagumpay at kaunlaran ng bawat bayan at lalawigan. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Samantala, lubos ang pasasalamat ni City Mayor Arnan Panaligan sa Department of Health sa pagkakaloob na nasabing kagawaran ng bagong dental health bus na magagamit ng city government sa mga serbisyong dental para sa mga mamamayan. Ang turnover na nasabing unit ay ginanap sa flag ceremony Lunes ng umaga, November 21, sa harap ng nakatipong mga empleyado ng pamahalaang lungsod. Ayon kay Mayor Arna, napakalaking tulong nito lalo na sa pagsasagawa ng lingkod barangay kung saan inihahatid ng pamahalaan ang mga serbisyo sa 62 barangay sa lungsod. Kasama na rin ang iba pang outreach projects para sa mga kalapeño. Aniya pa, ang bagong dental bus na ito ay magsisilbing klinika ay higit na magpapaaluan ngayon para sa dental team ng City Health and Sanitation Department sa kanilang pagbubunot ng ngipin ng mga pasyente kapag may nakatakdang pagbisita sa mga barangay. Mayroon na itong 2 dental chairs, compressors para sa pagpapasta at cleaning, autoclave machine at pang-sterilize at lavatory o lababo.
Pinuri naman ni Mayor Anan Panaligan ang dental team sa masipag na pag-iintindi nito sa mga pasyente na ani ay tuloy-tuloy pa sa pagtatrabaho kahit oras na ng kanilang pagkain. Maibigay lamang ang taos pusong serbisyo sa mga kababayang Kalapeño. Salamat sa Department of Health sa pag-turnover sa atin ng isang brand new mobile dental health bus. So salamat ng marami sa DOH. Ito po ay pinagkaroon sa atin ng Department of Health. So isang dental health bus. So I will entrust this health bus sa inyong dalawa, no? Sa ating dalawang dentist, alagaan ninyo. At magagamit natin ito sa ating lingkod barangay. At iba pa mga activities na ito ng lingkod barangay ay kung may sariling activity ang ating City Health Department, yung outreach sa mga barangays, ay pwede natin itong gamitin. Ano? Ito ay brand new, ha? So, subukan natin ito. Siguro mag-schedule tayo ng lingkod barangay sa bago mag-Pasko. At nang masubukan natin dahil pag nag-lingkod barangay tayo, napapansin ko, sa isang sulok ang ating dalawang dentist na ito ay improvised yung kanilang ginagawa. Nakaupo lamang sa monoblaxer ng pasyente. May hawak yung alalay na flashlight, di ba? Kaya medyo mahirap. So ito, pwede yung gamitin. Aircon yung loob. Ayan, hindi na kayo mahihirapan. Ito mga dentist natin, no? Matagal, yung tapos na, nagla-lunch na kami, ibang staff, sila ay nagbubunot pa ng ipin. Kaya mahirap ang ginagawa nila. So at least ngayon, medyo maganda. Maganda ang inyong working environment. Tradisyon at kultura, ito ang pahayag ni Barangay Captain Delmo Jun Sabas ng Camille Mill, kung bakit hanggang ngayon ay patok pa rin sa mga Mindoreño ang perya at baratilyo. Aniya, nakalumulatan na ng bawat isa sa tuwing sasapit ang Pasko at Bagong Taon na hindi na mayaalis sa mga tao ang ganitong klaseng nanlibangan. Tulad na lamang ng perya kung saan ay mayroong mga rides at palaro na patok lalo na sa mga bata. At baratilyo na dinarayo pa ng mga mamimili na galing sa malalayong bukurin sa probinsya. Tradisyon na natin yung piyesta ay may mga ganyang kasiyahan. Yung tao sa bukid o tao sa dito sa paligid ng ating city is parang nakabuo na sa puso nila na pag may piyesta, may peryahan, may baratilyo, no matter gaano kalayo o may pera man sila o wala. Parang ganun ba yung kinagisla ng Pinoy na tradisyon? Kaya gusto nila yun. Ang perya ay Tagalog term ng carnival o amusement park na uso partikular na sa mga probinsya. Samantalang baratilyo naman o bargaining sa Ingles ay isang uri ng komersya kung saan ay maaari kang makipagtawaran sa presyo ng produkto. Kaya naman sa probinsya ng Oriental Mindoro ay taunan itong ginagawa at hinihintay ng mga tao. Gayunpaman, ang perya na itinayo sa Barangay Camille Mill ay binuksan na sa publiko mula noong Lunes, ngunit ayon sa mga nangangasiwa nito ay hindi pa ito kumpleto dahil mayroon pa silang darating na mga rides. Samantala, ang baratilyo naman ay opisyal nang bubuksan sa 1 ng Disyembre. Ang perya at baratilyo ay tatagal hanggang sa 15 ng Enero. Kaya naman sa pakikipagtulungan ng Public Safety Department at ang sangguniang barangay ng Camille Mill ay pananatilihin nilang ligtas ang mga mamimili, pati na rin ang pagsasaayos nila sa trapiko kasabay ang pagdagsa ng mga tao. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube, i-type lamang ang TVNet Newsline. At sa ating Christmas countdown, 32 days na lamang po at Pasko na. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kahanap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong mga comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli, si Jake Viray, nag-iiwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.